Grabe ako nung nakita kong kumakain ng Chinese-style long beans si Miss Naomi sa YouTube. So ayun, nagpabili na rin ako at niluto ko ng sarili ko. So ang ginawa ko lang is nagpabili kami ng long beans. Naku, mahal na pala, 35 kada tali. Akala ko noon 10 piso lang. So ayan, nagpabili ako. Tapos ayan, hiniwa-hiwa ko lang. Hinabaan ko na yung hiwa para katulad din doon sa nakita ko kay Miss Naomi. Mahaba ang hiwa niya. And after that, kumuha lang din ako ng bawang, sibuyas. Maraming bawang kasi nakita ko binubura ng piniritong bawang sa ibabaw yung kinakain niya. And ayan, yung sobra dyan, ilalagay ko na rin sa kanin ko kasi masarap din naman yung bawang sa kanin. Parang ka nagsangag pero hindi naman talaga sinangag. So ayan, pinino-pino ko lang. Dinamihan ko na. And then, hiniwa ko na rin yung sibuyas. Konti lang nilagay ko. And ayan, naglagay tayo ng oyster sauce and butter. Yan yung magpapasarap sa ating luto. And nag-start na akong magpainit ng kawali, mantika. And lagay ko na yung bawang. Diyan ako nahirapan, guys, kasi mahirap palang mag-film habang nagluluto. Isa kamay na sa camera, yung isang kamay na sa kawali. Hawak yung sandok. So ayan, pinalito ko lang siya. Inantay ko lang siyang mag-brown and medyo nakulangan ako sa mantika. Ayan, nag-shortcut guys. Bago masunog yung kawali ko at yung mantika, ayan, nilagay ko na yung sibuyas. And nilagay ko na din yung long beans na basa at matalsik. Ayan, napakatalsik niya. Ewan ko ba ba't siya tumatalsik dyan guys. Pero wala namang mantika na yan. Pali yung hugas na lang ng tubig. Tapos, ayan, hinalo-halo ko lang muna siya. Ang hirap, bes. Ayan, medyo masunog-sunog na yung ilalim niyan kasi umuusok. And then, ayan, nantay ko lang siyang lumambot. So, para lumambot siya, nilagyan natin siya ng tubig. So, ayan, halo-halo lang. Antayin mo lang siya, guys, na lumambot. Ayan. Tapos, hindi na ako maglalagay, guys, ng kung ano-ano pang pampalasa dahil yung oyster sauce and yung butter ay sapat na para bigyan ng lasa itong long beans natin or sitaw. Ayan. Hirap mag-film guys, basta mag-isa ka lang. Wala kang tagahawak ng camera mo. So, ayan. Every time, sinicheck ko lang siya. Tapos yung mga medyo malalaki yung beans, pinapailalim ko para mas madali siyang lumambot. Tapos aantayin lang natin siya pagka medyo malambot na siya. Hindi naman yung overcooked guys na beans. Kasi madalas naman parang medyo binablanch lang nila itong beans na to. So kapag feeling nyo okay na siya para sa inyo, tsaka nun na lang ilagay yung oyster sauce. Hindi ko kasi nilalagay muna kasi pagka natuyuan siya, yun, sasayang. Napupunta lang sa kawali yung oyster sauce. And ayan yung tinanggal kong bawang kanina. Walang mantika. Masarap sana kung may mantika pa yun. Ayan, antay-antay ko lang siya. Malapit na maubos ng tubig. So ayan, ilagay na natin ang ating oyster sauce. Medyo madami yung nilagay kong oyster sauce kasi favorite ko talaga yan guys. Kung wala naman akong oyster sauce guys, yung nilalagay ko is toyo. Tapos nilalagyan ko lang ng konting asukal. Yan, dahil nga matuyo-tuyo na siya, dinagdagan ko na ang tubig. And then yan, haluin lang natin. Haluin lang natin siya. Hindi ako mahilig guys maglagay ng meat. So, kung gusto nyo naman maglagay ng meat, pwede din. Unahin nyo lang igisa yung meat nyo, tapos saka nyo nahihulog itong long beans nyo. Pero ako kasi, hindi na ako mahilig maglagay ng meat. So, okay na sa akin yan, kahit ganyan lang. Kasi, mas gusto ko healthy. And then, pagka malapit nyo na guys, patayin yung apoy, or pagluto na siya, saka nyo na lang ilagay yung butter. Kasi feeling ko kasi nawawala yung lasa ng butter kapag nilagay mo na siya agad. Ayun lang naman guys, nothing special to this and I'm happy kasi magiging healthy na naman si mommy dahil kailangan talaga natin yan dahil nagpapa-daddy tayo. Ayan.
After nyan, ayan yung anak ko, mahilig yan sa camera. Gusto niyan lagi pag nakikita niya sarili niya sa camera. Ayan, and binudburan ko na lang din siya ng bawang. Ayan, pagkabudburan ng bawang, ayan na. Ready na siya, and that's it guys. Salamat sa panonood.